good day and good evening sa inyo lahat. So, share ko po sa inyo ngayon ang kunting kaalaman kung saan yung mga patapo natin ng mga speaker ng TV, i-convert natin kung paano natin siya mapapakinabangan, gawin natin Twitter ngayon. So, bibigyan ko pa yung tip kung paano gagawin Twitter yung mga speaker ng TV na mga patapo na. Para naman di siya masayang, so pakikinabangan natin. So ito unang gawin natin. So meron tayong kapasitor na nanpulat. So ito yung speaker ng TV. So patapo na siya, kumbaga hindi na siya magagamit pero gumagana pa. So ito yung speaker ng TV. So yung kapasitor natin, meron tayong 250 volts na 4.7 microfarad na nanpolar. So ikakabit natin siya dito sa right side, sa positive side. Positive side ng speaker. Lagyan natin soldering paste. So kakabit natin siya ng ganyan. So ayan. Tapos yung isang wire ng positive sa speaker. So, lagyan natin. Lagyan natin yung kapasitor. So, ayan. Ito yun. So, lagyan natin siya. Ayan. Tapos, ito yung kabuuan niya. Sa ano? Negative, positive. Doon sa positive, ilagay yung kapasitor. Ito yung kapasitor na non-polar. Ito. Kapasitor na non-polar. 4.7 microfarad, 250 volts. Non-polar kapasitor. So, ayan. Una siya. So, yung isa naman, lagyan din natin. Kapasitor din. Sorry. Okay. Lagyan natin siya. Ayan. Okay. So, lagay natin ulit yung isang wire. Simple lang to. Ayan. So, yan. Speaker ng TV yan. 8 watts, 8 ohms. So, speaker ng TV, kinoconvert natin ng Twitter. Gagawin natin Twitter. So, yan. Isa yan sa tip ko sa inyo kung paano pakikinabangan yung speaker ng TV na hindi na ginagamit para na naman masayang. So, gagawin natin siyang speaker. So, at meron pang isa. Naliban dito, meron ding isang tip ko sa inyo na mas sunog yung voice coil ng Twitter natin. So, pwede rin siyang ganito. Okay, so, tapos na kanina. Pwede nyo rin, kung wala kayong makitang ganito na kapasitor, wala kayong makitang ganito, pwede rin ito, resistor, non-polar, 10 ohms, 10 watts. So, doon din natin sa ikabit sa positive side ng speaker. Ayan. Kasi good side ng speaker natin. So ito lang yung gagawin niya. Lalagay natin dito. Ayan. Tapos lagyan natin ng tinga o soldering lead. So lagay natin dito. Tila. Tapos ito naman, kapasitor din siya, non-polarity, 50 volts, 4.7 microfarad. So dito natin siya, pagsamahin dito sa positive side. So ito yun. Nagyan natin dito.
Ayan, nagsama-sama silang dalawa. Tapos yung kabilang dulo nito, kabilang dulo nitong kapasitor, lagay natin. Ayan. Ayan, tapos yung kabila, dito naman. Tapos yung ngayon. Lagyan natin ng soldering paste. So, ayan. Okay. So, ayan. Ito yung ano niya. Kapasitor na isa. Ayan. Lagyan natin na hingga. Ayan. Tapos yung kabilang dulo ng wire doon sa kabilang speaker. So, bali ganyan siya ngayon. So, ayan. Tapos yung isang dulo ng resistor na 10 ohms 10 watts ikagabit niyo doon sa positive side, negative side pala, negative side ng isang speaker. So nakaganyan siya ngayon, ihinang niyo doon. So ihinang niyo dito. Ayan, nahinang na siya. So, ito yung kabuuan. Pwede siyang ganito. Isang tip ko rin yan sa inyo na para hindi ka agad masunog yung voice coil ng yung Twitter or gamit yung speaker ng TV na yung pakalat-kalat na lang na makakatapo na, pwede natin i-convert siya as Twitter. So, kung wala kayong, kung meron kayong ganitong kapasitor, ng polarity, pwedeng ganyan ang style. Pwede rin siya Twitter. At pwede naman din ganito. Ito, mas mahal yung budget pag ito gagamitin. Pero pag ito gagamitin, mas mura. Pero pareho lang siya ng quality niya. Mas ano, puntuno. So, ito yung sikreto dyan sa ano, sikreto dyan sa mga speaker ng TV kung paano natin i-convert ng Twitter. So mamaya papakita ko sa inyo kung paano i-testing. Testing natin to kung effective nga ba, kung Twitter nga ba yung tunog niya. So mamaya-maya po, testing natin. Kakabit ko lang sa amplifier. Ayan po. Gawa mo yung gusto ni Lord. Bakit? Kasi punong-puno ka ng pag-ibig. Amen.